Do you think, sir, mapag-uusapan ulit, matatalakay ulit itong issue kay Senador Antonio Trillanes, o ito'y hahayaan na lang talaga ng Pangulo sa kataas-taasang hukuman ang issue na ito? Eh, siguro dadaanan natin yung issue na ito. Pero alam nyo ba, Sec, kaninang umaga, kasi may kaibigan tayong abogado na naitimbre lang sa akin, sabi niya, alam mo ba, Erwin, simula pa pala noong 2014 yan na talagang ugali ni Senador Trillanes na daldal ng daldal, ha, akusa na ng akusa, turo ng turo ng kung ano-ano, at pagkatapos dahil wala naman siya ebidensya, ang sasabihin niya yung kanyang mga inaakusahan na sila magpapatunay na wala silang kasalanan. So, akusa ng akusa ito, pero wala naman palang to support his claims na ikaw ay ganito, ikaw ay ganon, at sasabihin niya, ikaw magpapatunay niyan sa taong bahay na wala kang kinalaman. So, napakaganda ng strategy ng taong ito, Sec. Pinapatulan naman ng media kasi. Kung hindi ito na media, di wala sana tayong pwesto ngayon. Correct, correct. 2014 pala, sir, yung kay Antonio Chu, yung negosyante. Tapos 2015, yung dalawang CA justices, inakusahan niya tumanggap ng suhol. 2016, si Pangulong Duterte, inakusahan niya ng bank account na may daan-daang milyon. 2017, inakusahan niya yung anak ni Pangulo at saka si Attorney Manscarpio na nasa likod daw ng Shabu smuggling. 2017, inakusahan si Dick Gordon ng paglulustay ng salapi. Diyos ko po naman, patong-patong na itong kaso na ito, Secretary, sir. Hindi ba niya naiisip, sir, na babalikan siya lahat ng mga ito? Akala ba niya, immune na talaga? Tsaka nga pala, Sec, sabi pala ng Supreme Court, dahil pinapadismiss na yung libel sa kanya nung negosyante na si Antonio Chu, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Ay hindi ka exempted sa pagbabayad ng danyos kasi pinapadismiss niya yata, Secretary. Alam mo, merong panahon na mananagot ka sa mga ginagawa mo. Aha. At patas, laban sa mga taong sinasabihan mo na mali. Mm-hmm. And dumarating ang panahon na yan. At siguro, ito na yung time of reckoning niya. Mm-hmm. Okay. Baka panahon ng bumalik siya sa kulungan. Nako sir, marami yung magpapalakbakan. Diyos ko po, baka pag nangyari ho yun, baka wag ho kayo, wag raw tayo magulat, baka punong-puno ang kalsada natin ng mga busina at magbubusina ang mga sasakyan niya sa sobrang tuwa ng sambayanan, Secretary Panelo. Hindi kasama ka na ron. Hey! Secretary Salvador Sal Panelo, Presidential Chief Legal Counsel. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Matututok po ang sambayanan mamaya sa inyong papresko ng Pangulo. Thank you, sir. Good morning. Maraming salamat. Thank you, Jeremy. Po.